may pagre-retouch ko na gagawin. Oh, kailangan ano, Dennis, naka-play na, hindi mo... Wow, para di lang ako na pula at ng ano. Guys, welcome to the vlog. So today we are going to do some deliveries and some errands here at Robinson's Galleria. So it's been a while since the last time I have been here. I guess it's already 4 months, 5 months since the quarantine started. Yeah, so dala lang tayo yung deliveries natin, and also we're going to meet a couple of friends, and we're just going to eat after ng delivery. So, let's see. Samahan nyo today. Hi! Kumakain na sila. Madala ko na yung deliveries nyo. Wow! Pangatlo yeah. Ano na sa ako. Pangatlo na yan. Lakas kumain ni Josa. Stress ka pa rin. Yan, madam, say hi to Dennis. Vlogagag. No, you're not. Kaya ang katitik na lang yun. Kaya nga ganito lang din ako. Hi, guys! Ayan! Wait lang. Hindi, pwede ako lang matabatan eh. Ito pag ano. Wait, yung sinabi mo ulit. Sabi ko, wala, nakalimutan ko na. May memory ano. Totoo yun kasi parang hindi siya mukhang mataba. Mukhang lumaki ang katawan. Bulky. Hindi ka mukhang mataba dyan, ang galing. Ayun na nga, Dennis. So, ayun na nga. Naka-quarantine kayo. Naka-quarantine kami ng 14 days. Hindi pala talaga biro yun. Pag ikaw talaga ang bida sa mga nangyayari. Ang nangyayari, umuwi to si Madam. Pag umuwi naman siya, kasi doon muna siya sa doorstep. Tatalin na lahat ng kung ano niya. Maligo, disinfect and all, di ba? That day, sobrang aburido siya. Pauwi pa lang. Sabi niya, Madam, pinapatawag kami sa HR. Ang dami namin. Sabi ko, bakit ano ginawa mo? Hindi niya na lang. So, hindi siya kinakabahan kasi alam niya, wala lang siya ginagawa. To make the long story short, si Bahala nakapag-contact sa isang PUI. So, si PUI, na napakagaling na agent niya, nagtitinda ng food sa loob ng office. At alam mo, nadamay siya. Kasi. Nadamay siya. Ito lang yung nangyari sa kanila. Nag-abot lang siya ng money. Nang bayad, ng payment, yun lang nakita sa CCTV, nagkaroon ng contact tracing. So si Bakala, nakita si Madam sa CCTV, isa siya sa mga pinatawag, na-pull out si Bakala. And all of them na-pull out ng 14 na yung overflow pay. Sabi ko sa kanya, alam mo yung init ng ulo ko hanggang ano, dahil sabi ko sa kanya, kasi kung ano siya, ganun din ako, considered ako kasi, exactly, tapos yung bahay namin, di ba, sabi ko, ano, dyan ka, tapos dito ako sa kusina, gano'n, kasi, parang, ano, baka sintuman. Alam mo yung running to the highest level na effect namin. Tapos sabi ko kay Madam, edi nung una nagagalit hanggang sa dumating din kami naman, nagsasalutan kami kasi sabi niya, bakit ginusto ko ito? Tapos sabi ko, ay natatakot ako lahat, yung protocol is protocol. Sabi ko, pupunta, sasabihin ko unang-una talaga is landlord natin. Kasi ang dami kong nakakasalo sa mga kapitbahay. Boom building sarado to. Okay ko lang nalaman na doon ganun. Oo, kasi hindi talaga kasi ang bisita. Tapos ang dami bisita ko na hindi mo masabi na ano, na sarado tong bahay. Uh-oh. Pero hindi namin tinago first place. Pero talagang I did what is right. Kahit takot ako. Una nagsabi ako sa landlord ko. Tapos yun na nagsabi kami sa mga magulang. Tapos yung sinabi ko sa landlord ko, parang nasa pangatlong word pa lang ako na PUI, sabi kong gano'n, si bakla lumayo. Sabi sa akin, yan ang sinasabi ko sa'yo, huwag kang lumapit sa akin. Pero yun, tinatawa na lang natin sa ngayon. Pero, oh, it's not fun. It was really, ano, nerve-wracking. Wrecking ball, ganun alam nyo yun? Wrecking ball naman kasi. Ay, wrecking ayan si Dennis, autocorrect ko rin to. Anyway, so yun nga, sabi ko sa kanya,
pagkatapos natin kay landlord, diretso tayo ng barangay. Oo. O, di si bakla, ako lang mag-isa din, pumunta ng barangay. At sinasaad ko ang pangyayari na isa na akong PUM. Person under monitoring. Yes. Kasi ganun yun, di ba? I mean, from PUI, since wala namang kami sinto, PUM kami. We should be PUM kasi nga pero kapag ganun, ano ba kayo pinag-test kayo or what or basta magsabi lang kayo kung may nararamdaman kayo. Ayun, yun ang nangyari nun. Sinabi ng barangay na walang lalabas ng 14 days. Everyday kami tatawagan. Tapos any symptoms should be ano info provided. Uh-huh. At the same time, no contact. So, tapos natakot kami na pati nga sa loob ng bahay kailangan magbas. And then contact tracing daw. Pero sa totoo lang din, wala akong sinabihan na mga good friends. Sinabihan ko na lang after certification of graduation. May diploma bang kasama yan? Meron nag-ano, pero sa totoo lang, nasa kapag kailangan na nandun ka, kailangan ng first time is acceptance. And some you need to do something because kawawa yung mga nakasalamuha mo, tapos isipin mo yung mga nakasalamuha mo, kung may nakasalamuha din saka sila. Yung stress na hindi mo alam na kung meron ba na ako, wala na ako. Then sabi ko, ang vitamin C namin, umaapaw, yung tubig namin may lemon. Tapos, so since bawal kayo lumabas ng 14 days, paano yun? Sino nag-aaral ng grocery? Sa totoo lang, that day na nalaman ko yun, I took all the money we have and tumakbo ako ng shop once. Kasi I bought food. Knowing na for the next 14 days, walang lalabas sa amin. As in within 5 hours, nagawa kong i-report ang sarili namin. Nagawa kong bumili ng pagkain. Nagawa kong bumili ng mga sanitizers whatsoever. At nagawa kong sabihin kay Mabel na if any symptoms persist. That's what the doctor means. Kapag kunwari naubos yan konti, nubo ka. Alam mo yung parang pasita yung dalawa kasi parang totoo. And everyday yung call namin with the parents, nakatulong. Kasi kahit na sa totoo lang nakakatakot, sa takot kami si Pinsay, lalo to si Madam siya. So, may alam namin na may magulang na alam mo yung nagsasabi ng kung dapat ganito, dapat ganyan, dapat na. Ayun. Buti na lang din talaga may medical field ako kasi somehow I can manage. Oh, you know how to take care of them. Oo. Ayan, dumating na yung order natin. Ayun, salamat. Thank you. Egg po, Dennis. Cheese. Pwede pong ano, yung egg po na steam. Sir, pa-sue yun na rin po ito. Thank you po. Thank you po, thank you. Ayun yung nahuli na kami, Independence Day. Tuloy. Si June 12. First time, within 3 months of lockdown, tinry lang namin na sumakay ako, mag-angkas ako sa motor. Knowing nga na bawal. Kasi nga, tamad nga akong maglakad. Papunta ng umaga-umaga dun sa may Talipapat. Gano'ng kalayo yung Talipapat sa bahay? Hindi malayo. Hanggang dun lang o dyan sa pig na yan. Nakikita niyo pang gano'n sa pig daw. Basta may pagsakay namin gano'n. So kapag dinakad mo siya, mag-ano kalayo? 5 minutes? Walang 5 minutes nga. So pupunta sana muna pala kami ng barangay. Kunin namin yung certification na tapos na kami sa 14 days. Na everything is good, okay na kami. Yung diploma niyo. Oo, yung diploma for graduation namin. Aba! May sundalo. Mm-hmm. Sabi ko, masama na to kasi nakasakay ako dito, nakasakay ako. Kaso alam mo yun, pag nakakita ka tapos napot ka talaga. Tapos pagbaba ni bakla, sabi niya, gumanon lang siya. Sabi ko, this huminto kami. Sabi ko, bigay mo, sabi ko dito. Tapos sabi niya, binigay niya lisensya niya. Tapos gumanon lang siya. Bakit po? Kasi nag-entrain pa lang ako. Sumunod kami for the whole lockdown. Nahuli lang talaga. It just so happened that morning na tumatak ako. Saan niya nabili yan? Patingin niya. This is what you call... Ito ang kailangan sundin ng mga litong-tunin ng gobyerno natin. Oo, so backpack. Yes, so... Lagi mo yung ano para... Oo, because I bought the one without the strap. Oo. Kasi... Acrylic siya, no? Ano? Yes. Fiberglass? It's acrylic. Oo. And this is the cheapest. Magkano yung ganito?
I only bought it for 350. Ah, not bad. Oo, oh, kasi yung pinaka-expensive 800, but it's with strap and nothing really, walang pagkakaiba. Ito, walang strap. Magdala ka lang ng bag mo. Magdala ka ng bag mo. Tinuruan ako ni Kuya. So, nasabi ng Hepe, actually wala siya sinabi. Sinasan niya ng kami, tapos umalis. Pinawal na kayo. Wala man lang sabi mga iyan, naka-violate kayo ng kinis. O, para siya natatake. What? Sorry. Eh, mainita nga ulo ko. Sabi ko pa doon. Yung humuli sa amin, di man lang siya sinabi. Di man lang niya kasi, wala naman sinabi. Violation guys. Basta na lang pinuhin mo, no, tapos tumakbo. Sabi ko, kaya kayo hindi nire-respeto ng lipunan. Eh, gumagano na ko, Dennis. Mali na nga, nag-ano ka rin, no? Oo, bawal din yun. At saan to? Bawal pumanuho na. Disrespect. Okay, bawa. Mga bata, huwag gagayahin. Dami kayong hindi gagayahin sa akin. Pero this is really facts. Ano, based on ano lang naman experience. Yan. Outburst ng emotions. So, mali ako, huwag niyong gagayahin talaga. At least alam niyo yung handle ng much better way. Saka ano lang, respect na lang sa authority. Yes, So ayan, meron tayong basic call po from ano, Star Magic po. So nandito kami ngayon sa labas. Nandito po kami sa branch niya. Ay, ganda dito sa Sangyipsan. Sangyipsan po talaga. Yeah. Hello sa mga viewers, subscribe. Yes, okay. Love notification. Paano niya kuha yung lisensya? Edi, ito yung isa pang mata ko nakakatawa experience yun. Edi, di pumunta kami, tapos yung huli kami. Sabi ko, Kuya, magkano ba ang ka-estimate sa tingin mo para alam namin paghandaan? Sabi ni Kuya, eh yung isa nagre-reklamo, 1.5 daw yung price. Yeah! Siyempre, pinapausa na ako kasi 1.5. Tapos sabi ko, bakit kaya ganun? Sabi niya, ma'am, hindi ko po alam. Sabi ko, sa tagal mo nanguhuli ko yan, hindi mo alam. Sabi ko sa kanya, bakit ito nasabi mo 1.5? Ma'am, hindi naman po kayong pareho ng kaso. Tapos sabi ko kay Kuya, Kuya naman kasi nangyari sa'yo, sabi ko. Tapos sabi niya, ma'am, wala po akong lisensya, wala po akong helmet. Come Monday, first time sa LTO, kukuha ng lisensya. Dennis, ang pila, kasing haba ng gang EDSA. Tapos yung Dennis, ako lang ang girl. It's either si Bambam na mga nandun o mga kalalaking nagtatrak o mga nagpapanda driver. Eh, ito naghahanap ng parking. Sabi ko, madam, nasa nga kasi mukhang lalamunin ako ng buhay dito. Kasi ang haba. Sabi ko, ganun, oh my God. Sabi ko, tapos hindi pala biro din na magkuha. It's something that they would interrogate you and then buti na mabait. I mean, mabait yung guard. Kasi si Chubambam din siya. So, hindi ko minsan Na, ewan ko na naamoy na. Hindi, ano, ikaw lang kasi yung babae ang habang yung nagpunta. So, kaya mabait sa'yo. Babo, sabi ko, dapat hindi ganito yung damit ko. Nakaskirt pa ako doon. Kaya. Yung stairs mataas ganun. Sabi ko, putik na yan. Sabi ko, wala namang ibang way. Buti ako nakaraos. After siguro one and a half hour. Welcome po to the adventures of Diyos. Yes. Bamonos, ganun. Abangan mo na yung vlog nito yung babae. Magpupundaan tayo. Sangyupsal babies. Yes. Buti na lang, Dennis. Madami kang out of the pantry last year. Last year ba? Parang kalawa 2 years ago pa. Last year, wag ka. May pa Japan ka. May pa Hong Kong ka. May pa Balintang. From New York. Kasi madami ka nagawa din last year kaya out of travel. Ngayon, na nga. Wala mga 2000. Alam mo kanina nang inaayos yung grill natin? Si Bakla, ano? Kapag inaayos sa'yo nakatingin? What? Gusto ko nga sabihan. Kaso baka mapahiya at baka mahulog-hulog dun sa sambipsal. Nagustos lang talaga. Oh, di ba? This is the barrier. Yes, actually ito na siya. Susutin lang siya ng backpack. Kasama ba yung backpack doon sa barrier? Hindi ko mag-gets kung paano yung hindi ba siya parang may drag? Kasi nga may nakahawa. Parang medyo nakayuko ka. Hirap talaga nakamas o, tingnan mo. Ikaw na nakamas ka, nagdadalgal ka. Hindi mo naman nakikita din na yung tindihan. Oo. Lagyan natin subtitle dito. Oo, kailangan ng ano, click here, there. Kasi tingnan mo yung mata ko. Actually, yung mata ko, tired dahil wala akong tulog. Yung mata mo is wala kang taluka. That's taluka, yeah, Pintagalog.
ano ko, magkaiba yung ano ko eyelids ko. Yung isa, ito monolid itong isa ko. Tapos ang ito may wala. Ba't daw gano'n? Ano ko, mutant ako kayo. Ang intro. Ito naman ko, Dennis. Wala akong nunal yung bago mag-lockdown. Wala akong nunal. Pimple yan. Nunal ko! Hindi ito pimple. Pimple yan. Hindi. Blacket yan, blacket. Agad. Are you speaking for yourself? Yes! Ano ka chismosa na nakakatuwa naman kasi. Ba't nagre-react sa mga chismosa? Bakit nagre-react ka sa akin? Hindi talaga. At saka, hindi buwang life mo pag walang chismosa. Kasi pag may chismosa, alam mo minsan talaga yung mga balita, malalaman mo agad-agad. Katulad ng pag nagtatongits kami noon, nilagdag. Bago kami bigyan ng sack. Bago mo namin malaman, nandiyan na yung mga magbibigay ng sap. May tatakbo na sa amin na magsasabi na andyan na yung mga Diaz Kinamero. Andyan ay ayuda. Oo, di syempre, sakot kami yung lamesa. Ito ka, mali pala itong ginagawa natin. Beep na tayo po. Kaya, di ba may use ang chismosa ron? At saka ano lang, libangan lang yung amin, Dennis. Ano ka pa? Yeah, so thank you so much, Josa, saka Madam, for joining me. Yes! And for ordering yung mask natin sa Lumpiang Shanghai ni Mami. Yes! Hi, Tita, I love you. See you soon again, Dennis. We'll talk soon. Part 2! Part 2, sige, say. Bye-bye! Ingat! Bye! Ingat, guys! Stay safe! Bye. Okay, so we're outside already of the mall. Pauwi na tayo. And we're going to check if makakasakay tayo ng bus. Or kung wala talaga, we're going to ride a cab or Grab na lang. Hi, thank you so much guys for joining me today. So, naka-uwi na rin tayo sa wakas. And I hope you enjoyed our session today with Josa Sigrad. So, it's been a while since nung nakapagsamgyupsal tayo ng legit. Since the lockdown has started March of this year. Pero one of the things that I really realize is that, of course, kung hindi talaga kailangan ng bus, huwag tayo lumabas. So, I think I'm not being a good example right now since medyo marami pa rin tayong labas na ginagawa. Pero for the most part, yun naman po ay because of business reasons since we are doing some deliveries. So just for today, after doing my deliveries in Robinson's Galleria, so I just met a friend. Okay, so just to clarify everything. Okay, so again, you can follow me, subscribe, hit the bell for notification, and also follow my Instagram pages so that we can get in touch more. So that's going to be at Dennis_Warrior. Okay, again, my name is Dennis. It's a wrap.